Just to continue from what Senator Gordon was emphasizing. Sabi po niya 19 ang mga judges ang pinatay. Yung media po 54 ata o 58 media journalists since 1986 ang napatay. Ang naresolba ata doon sa mga 54, 55 na yun, tatlo. So yung sa huwes, siguro matagal din ang paglilitis. Kayo bilang pulis, siyempre kayo ang nagpa-file ng kaso. Kayo ba ay natutuwa na o kontento doon sa mabagal na paglilitis sa ating mga hukom? Hindi po, Your Honor. Dahil palagay ko yun ang pinakapunot dulo rito eh. Kay extrajudicial killing yan, kay drugs yan, kay murder yan, kay assassination of media, kay killing of judges, lahat ho ito nauuwi sa napaparusahan ba? And with your permission, and the killing of President Aquino. Oh, we have no closure. We have no closure. That is the problem here. Senator Aquino. So napaparusahan ba? Sorry. At tama ba, nakukonvict at tama ba ang parusa? Palagay ko ang pinakasagot sa ating lahat dito eh, mas marami ang hindi pinaparusahan. Karampot, minority lamang siguro sa 10. Wala pa ako ng datos dito. Siguro 2 lang sa 10 na dapat parusahan ang napaparusahan. Kaya ang atin dito, ang nagiging ugali ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nag-iisip ng kalokohan, total, hindi naman na napaparusahan eh. Pwede namang ilusot yan eh. So yun po ang gusto ko lang idagdag. Kayo mismo, kayo'y humaharap dito sa mga puser, dito mga sindikato, kayo'y nalalagasan. Pag-file po ninyo ng kaso, siguro mahina na ang 10 taon bago po makonvict yung pinailan nyo ng kaso, kung makonvict pa. Baka nga absuelto dahil base sa datos ng PIDEA, sa bawat 10 na pinafile na kaso, 8 dismissed. So, ito po yan, Your Honor. So in other words, kayo ay nababatikos, kayo ay nagkakaroon na lang talaga ng ganitong klaseng mga kritisismo, pero mas malawak at mas malalim yung problema. Hindi lang droga ang pinag-uusapan, murder, assassination, etc. Lahat po. So in the end, Madam Chairman, I think this is really a call to the President, the legislative branch, the judiciary. We have to come together as a nation to figure out how do we correct our system of justice so that the guilty will be punished, the innocent will be acquitted and freed, and the system of justice is a working and functioning. Kaya nga po, yung punto ko lang po, dapat po yung judiciary, joint judiciary, executive, legislative, advisory, and council, na kung saan nakaupo ang Chief Justice, ang Presidente ng ating Republika, ang Speaker of the House, at ang Senate President, magbuklod-buklod, magpulong na po sila para po yung paano po natin talagang i-modernize ang ating sistema ng katarungan. Para yung mga criminal cases natin, sa halip na 10 taon, dapat 18 months, convicted na. Para yung mga walang sala, 18 months, ano na siya? Released na. Pero yung mga convicted, 18 months dapat convicted na. Tapos, pati ho dyan, yung prosecution service natin, kulang ang ating piskal, dapat punuin ho yan. Yung mga judges, yung mga court system, yung mga courts natin, maraming bakante. Pairing judge lang ang nandyan, puro postponement ng mga kaso, dapat punuin din yan para talagang ang ating sistema ng katarungan, pag nag-file lang ang pulis, mabilis kaagad ang paglilitis, convicted kaagad yung mga guilty, at yung mga innocent, talagang absuelto. Thank you, Senator Kiko. For the record lang po, talaga namang na marami pa rin ho talaga ang challenges natin sa justice system. Katulad nga ho yung sinasabing very low conviction. Nasabi ko na po yun sa Committee on Public Order and Illegal Drugs. Nasa karanasan ko po bilang dating Secretary of Justice, pag mga ganyan na mga may nadi-dismiss, nagtuturuan ho talaga ang police at mga prosecutor. Mahirap hong sabihin on certain cases kung sino talaga dyan ang may kasalanan. Minsan it's police, minsan prosecutor. Iko-confirm ko lang po yung information kanina na maski nga ho, isang justice ng Supreme Court ay binantaan ng isang drug lord. At yung drug lord po niyan ay isa po yun doon sa Bilibid 19. Yun pong linipat namin from Bilibid
after the December 15, 2014 raid, temporarily linipat po namin si NBI Detention Facility. Now, yung tungkol naman po dun, so bakit medyo hanggang ngayon, sa kabila ng mga naging raid operations namin po noon, dyan sa Bilibid, would you confirm that until this very moment or when you took over, na-discover niyo ho ba na kung si Peter Ko at yung iba pa doon ay tuloy pa rin na nagtra-transact? As of now, Your Honor, yung transaction po nila ay limited nila po doon sa stocks na na-distribute na doon sa baba. Right now, hindi na po sila makapag-communicate. Can you confirm po? Can you confirm po? Kaya nga po, sinagawa namin yung raid operations na yon noong December 15, 2014, ako mismo po ang nanguna doon, ay dahil nga dun sa mga nagiging impormasyon from this, all of these relevant agencies, nag-intel sharing po, nag-convene po ako ng high-level interagency meeting and constituted a high-level interagency team para nga iplano po yung raid na yon noong December 15, 2014. Dahil yung common information po namin noon is yung mga yan, sila Peter Ko, etc., habang nasa loob ng Bilibid, ay patuloy pa rin na nakikipag-transact sa pamamagitan ng cellphone and other communication gadgets. Wala hong, uulitin ko po, yung nasabi ko na nung privilege speech, na wala pong basihan o hindi totoo yung mga sinasabi o speculation na merong shabulab dyan sa loob, nagmamanufacture ng shabu dyan sa loob, at nanggagaling ang droga sa loob. Wala po yan. That one I am very sure of kasi yun po ang unang-una ko na pinaalam after namin renade noong December 15, 2014. So na-confirm po yung mga impormasyon na yan na sa pamamagitan nga ng cellphone ay nakikipag-transact po. Yan sila Peter Ko sa kanilang mga tauhan sa labas. Sila ang nagmamando, sila ang nagbibigay ng instruction saan mga i-distribute yung mga droga na yan. You confirm that, sir? I confirm that, Your Honor. But right now, hindi na po sila makapag-communicate dahil wala na pong cellphone makakapasok sa Bilibid. Hindi na sila makapag-order ng shabu sa China dahil paano? Mental telepathy very na gamitin nila. Wala very na good po. Hindi na po yun makapasok, lang Your naman Honor. Po ang remedyo dyan. Yes, Your Honor. Yan po ang remedyo. Ang tanong, bakit nga nila nagagawa yon na nakikipag-transact pa sila sa labas? Yan lang ang simpleng sagot. Dahil yung communication, yung mga cellphone, ay nakakapasok pa rin kahit papano. Kahit po, nung panahon ko po, ay strictly prohibited that, but somehow, nakakalusot pa rin. Meron pa rin yung ilan-ilan, well, there are indications that galing din mismo sa prison guards. Ang mahal daw po ng pagpaparenta ng mga cellphone. O kaya nakakapuslit. So, yun lang naman. So, I commend you. Kung na-result, na-address nyo na po yan, sinasabi nyo po sa amin, zero na ngayon? Yes, Your Honor. Sana, zero communication na sila, Your Honor. Sana po, nung panahon mo pa, diniploy yung SAP doon para nahinto na ito sa panahon mo pa noon, alam Your Honor. Po, alam po. How I wish. Yung SAP, kinuha mo na noon, okay. Pinagordyahan yung may benefit. I tell you na naisip na rin po namin yon. Kaya lang meron po kaming mga, you know, when I consult some lawyers within, you know, within my staff and within DDOJ, kailangan pa daw ng kung anong mga pwede pang gawin, you know, to be really strictly above board. Pero naisip din po namin yan. So may I commend you na if you are telling us na totally free na of cell phones and other communication gadgets ngayon ang NBP, wala na ho tayong maririnig ng mga ganyan na mga transaksyon. Madam Chair, yes. Kung ako naman po ang didiskarte, magpapasok ang dalawang cellphone doon, mamonitor ko. Sige, sir. Yeah, Your Honor, pwede ho namin itest dyan. Your Honor, pwede ho namin itest dyan kung totoong cellphone free na po Your Honor, ang Bilibid. Ganito pong sitwasyon doon. When you say pagpasok ng mga contraband like cellphones, like saunabat, like TV, na mga malalaking TV, wala na po, Your Honor.
But as to kung talagang totally nalinis na namin yung buong bilibid, kung hindi po namin nabungkal inch by inch yung mga lupa doon, Your Honor, baka mamaya mayroon pa nakatago doon dahil last na na-discovery namin ay nakatago doon sa tsinilas na Highlander. Si Peter ko may tsinilas na Highlander na makapal. Doon niya kinat yung rubber, sinaksak yung cellphone, doon nakuha. I can believe that. Ganun ho sila ka-creative. Yes, Your Honor. Nangyari ho nung, maski ho nung nasa NBI na sila eh, may isang insidente na ganun na na-discovery na sa pamamagitan ng sa tsinelas. Pwede nilang mailagay kung pwedeng yung mga ganong ilagay. Yung hinanap ko rin po yung sinasabing tunnel. Sarado na po yung tunnel na yan. Pre-war ho yan. Kasi sinasabi rin ho na posibleng nandun sa tunnel pumapasok o kaya merong shabulab. Wala hong ganong tunnel doon. Doon din po sa punto, yung information na sinabi po ni Senator Gordon na nagpapalabas sila at sila pumapatay. Can you please confirm kung hanggang yung situation na yan na posibleng nagpapalabas ng preso. Now, I would not know whether Senator Gordon is referring to Bilibid or to the other detention facilities under BJMP. So it could be Bilibid, it could also be the detention facilities. Meron pa kayang mga nangyayari niyan, mga ganyan? Baka naman ho ito, I'm not also sure, Senator Gordon, pero baka naman po yung ganyang scenario na yan na nagpapalabas, I think they used to call them zombies, ay wala na yan. Maybe it happened several years ago. Pero yung ganyan na nagpapalabas, kasi nung ako po sa DOJ, wala na ho akong narinig na mga information or reports about the possibility of prison guards sneaking out of Bilibid. Of prisoners sneaking out of Bilibid to do or to commit certain crimes. Although dati naririnig ko po yan before I became the Secretary of Justice, pero nung ako na po, wala na po akong naririnig na ganong report. Ang narinig ko po, and as I said, validated by Intel, is yung continuous transaction by drug lords through communication gadgets. Ma'am, just a point of information. Pakicheck lang po kung nangyayari pa rin po yan hanggang ngayon. Just a point of information. You have a high-profile drug pusher convicted of murder, sentenced to life, who went out of prison in 2012, allegedly for asthma, and stayed from April and May 2012 at the Asian Medical Center. So nakakalabas po talaga. Nakakalabas po talaga. And I hope it doesn't happen. Your question kanina, ma'am, if I may just answer the question. Kung may problema kay Peter ko, napanood mo ba yung Silence of the Lambs? Ilagay mo kaya sa doon sa isang isolated prison, ipagawa mo lahat doon at doon sa rabang buhay na talaga nakakulong siya doon. Tignan ko kung makapagpadala yan. Pagwardyahin natin kay General Ping Lacson at saka kay Lieutenant Trillanes at siguro hindi makakalabas yan. Di ba? Pwede? Mabantayan nilang dalawa yan. Sigurado hindi makakalabas. Biro lang yan. Pero to me, that's just a suggestion. You can actually isolate these people. Isolate them. Why do we have to put them together with the population? That they can get in touch with the guards. Madam Chair, on a related point. It's a related point. Angara.